Sa gitna ng banta sa buhay at kabuhayan, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Pola sa Oriental Mindoro. Dahil yan sa dami ng inaanod na langis sa baybayin nito mula sa lumubog na Empty Princess Empress. Sinadyan ng GMA Integrated News ang bayan para alamin ang epekto ng oil spill. Kabilang sa naapektuhan ang pangingisda na ipinatigil muna at walang kasiguruhan kung kailan muli papayagan. Live doon nakatutok si June Veneracion. June! Mel, Vicky, ilan lamang ito sa maraming bangkang nakatenga ngayon dito sa bayan ng Pola Oriental Mindoro dahil bawal ang pangingisda kasunod ng paglubog ng MT Princess Empress. Ang bayan ng Pola, Vicky Mel, ay tinuturing na pinaka-apektado nitong oil spill dahil lahat ng 11 coastal barangays dito ay tinamaan na ng langis. Hindi lang yan, pati yung mga marine protected areas ay tinamaan na rin. Dram-dram ang nakokolekta ngayong langis na napadpad sa baybayin ng Pola. Nasa 50 nautical miles ang layo nito mula sa pinaglubugan ng MT Princess Empress na may kargang 800,000 liters ng industrial fuel oil. Naku, baka bukas sir, ito ang dami uli. Tulad doon yan, no? Pag umabot dito, naku, ang kapal na naman sir. Masangid po ang umi po, umi masama ho. Ipinagbabawal muna ang pangingisda sa buong probinsya dahil sa pinangangambang epekto sa kalusugan ng mga mahuhuling isda. Kaya si Arnold sumasideline muna sa paglilinis ng dalampasigan. Sa ngayon, nakakaya pa naman daw nilang kumain 3 beses isang araw. Pero ang tanong ay kung hanggang kailan. Sana po ay magkameron ng ayuda yung mga katulad naming mangingisda. Yung tulong na galing sa gobyerno. Ayuda po. Hindi kakayanin o. Dahil matagal pa siguro yan. Bagsak ngayon ang turismo ng Pola. Paano ba naman? Ang mga dinarayong beach dito ay inabot na ng oil spill. Lahat ng 11 coastal barangay ng bayan ay apektado. Dahilan para magdeklara ng state of calamity. Nung una, inisip ko parang, okay lang kasi hindi pa namin nararamdaman masyado. Pero nung unti-unti namin naaamoy, unti-unti namin nakikita sa karagatan namin, doon natin unti-unti nakikita yung palaki na palaki pala yung problema. Sa buong probinsya, 7 bayan ang apektado ng oil spill. Dahan-dahan na rin daw nababalutan ng langis ang nasa 10 marine protected areas. Ito ang nasisilbing pangitlugan ng mga isda. Nakikita natin yung problema sa ibabaw. Yung problema sa ilalim, hindi pa natin nakikita. So wala pa tayong assessment ng damages sa mga corals natin, sa seagrass. Kaya yun, mas malaking problema yun. Nagpahayag naman ng kalungkutan ang kumpanyang may-ari ng oil tanker na lumubog at nagdulot ng oil spill. Tiniyak nilang ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya sa kabila ng kanilang limitadong resources. Humingi rin sila ng pangunawa. Nangako rin silang makikipagtulungan sa mga otoridad at mga apektadong komunidad hanggang maresolba ang insidente. Kinukonsidera na rin daw ng provincial government ng Oriental Mindoro ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong probinsya ng Sagayon ay mas matulungan yung mga apektado nilang mga kababayan. Bukas naman ay inaasahan daw na magkakaroon ng relief distribution sa mga apektado mangisda dito sa bayan ng Pola. Vicky? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.